Doon sa pinakamahalaga na step natin, dapat makapag-drill tayo ng super straight. As in, pag nag-drill tayo, dapat sobrang eskwalado yan na ganyan. Okay? Parang ganun. Now, nakuha ko na yung center ng board ko. Kung napansin nyo, sinagad ko yung guhit dito. Yan. Doon sa ibabaw. Kailangan natin yung mark na yan mamaya pag bubutas ng ating pader. Okay? So, ang tanong naman, paano tayo makakapag-drill ng diretso nang wala tayong drill press? Gumawa ako dito ng parang guide. Yan. Yung block na yan. Dandaan lang. Testing. Tusok natin. Yan. Goods na yan for me. Ngayon, pwede natin ituloy yung pag-drill nan kasi kailangan natin ng mahaba hanggang dun. Yan, hanggang dyan, sa ganyan. Okay? Now, tuloy na natin. Bumili ako mga katol ng dalawang klase ng invisible floating shelves bracket. Itong T-style at itong simpleng, alam mo yun, ito lang. Okay? At sa dalawa na to, I highly suggest, huwag nyo na itong bilhin. Ito, huwag na. Kasi masyado itong komplikado install gawa nitong tin na to na makapal. So, kailangan mo pang lagyan ng groove o kanal yung back nung shelf mo. Basta, komplikado siya. Pag-explain nga lang, komplikado na. Ano pa kaya yung pagkakabit? So, skirt na natin ito. Tapo na natin yan. Diyan na yan. Ito mga katol ang bilhin nyo. Sobrang simple lang niya. Mag-drill ka lang sa kahoy ng straight. At kung paano mag-drill ng straight using our regular cordless drill, yun ang malalaman nyo mamaya. Plus mag-drill ka din sa wall and then pasok mo using just again, gamit lang ang drill and then ipasok mo na yung shelves mo. Ganun lang kadali. Okay? At dahil bitch na ako kasi summer na, magpapahinga muna ako, magbabakasyon. Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo yung bago nyo mga kasama dito sa Film That Build. Okay? So pasok! Diego Mondragon. Yeah, what's up, bro? Right, what's up, bro? Kumusta? Pwede ka na umalis. Pwede? Magpahinga ka, magbakasyon ka. Oh, goods, bahala. Goods, nice. Ako ng bahala. Okay? Dito. Okay, ikaw na muna ang bahala sa kanila, ha? So, yung floating shelves. Bigyan mo sila ng bagong alis. Kakaibang floating shelves. Okay? Alis na muna ako. Bra. Bye-bye. Bahala ka sa kanila. Adios, amigos. Let's do this. Ngayon, pwede tayo mag-laminate. Wala na yung rounded dito. Yeah, so, seamless na yung connection. Let's go! Okay na tong glue, ano? Sa mga nagdududa pa sa glue, bahala kayo. Promise, mas matibay yung glue. At yan, ito yung gamit ko. Shell wood! So, wala. Stay. You know. Now, bali binabasag natin yung traditional na floating shelves. Babasagin ko lang siya ng box. Tapos yung isa nasa ilalim. Parang ganun. Okay, let's go. Sanding. Let's go. Oh yeah.
water-based na timbered coat yung gagamitin natin, polyurethane. Ito yung favorite ni Boss. Gusto ko dito sa box, medyo dark. So nag-mix ako ng water-based na wood stain ng Hudson, timber tint at saka yung ano, polyurethane nila na clear na semi-gloss. Ang kinanabasan niya ay ito. Ayan. So testingin natin. Yeah! Let's go! Doon sa pinakamahalaga na step natin, dapat makapag-drill tayo ng super straight. As in, pag nag-drill tayo, dapat sobrang eskwalado yan na ganyan. Okay? Parang ganun. Now, nakuha ko na yung center ng board ko. Yan. Mamarkan ko lang kung saan ko siya drill-drillan. There. Tsaka itong kabila. Yan. Kung napansin nyo, sinagad ko yung guhit dito. Yan. Doon sa ibabaw. Kailangan natin yung mark na yan mamaya pag bubutas ng ating pader. Okay? So, ang tanong naman, paano tayo makakapag-drill ng diretso nang wala tayong drill press? Gumawa ako dito ng parang guide. Yan. Yung block na yan. Tapos, susundan lang natin yan. Ganito siya. Pero, bago yon, drill-drillan ko na muna siya. Nasakto dun sa center mark ko. There. Tapos, lubog ko siya. Saka tayo gagamit ng ating drill block. Dahan-dahan lang. Testing. Kunin natin yung ating hardware para sa supporting shelves. Tusok natin. Yan. Then, sukat! Ito siya. Okay, testing natin. Hindi siya ganun ka-perfect, pero at least, kaysa naman sa sobrang tagilid, goods na yan for me. Ngayon, pwede natin ituloy yung pag-drill nan kasi kailangan natin ng mahaba hanggang dun. Yan, hanggang dyan, sa ganyan. Okay? Now, tuloy na natin. Lakas, lakas talaga nitong Stanley Brad. Hindi ko na ito ilulubog talaga kasi pag nilubog ko yan, ang hirap ng kunin. Sobrang higpit niya. By the way, mga katol, yung ginamit kong drill bit dito, ito, yung sukat nito, 12mm. Okay? Pero ang binili ko lang, 11mm. Okay? Para, alam mo yun, sakto-sakto talaga siya, sikip na sikip. Now, punta tayo sa wall. Install! Yan, dito ko siya install. Meron ako, syempre, level. Tapos yung mark, tandaan nyo yung mark sa ibabaw. Yan lang yun. Diyan ko siya ilalagay. Level na rin siya. Tapos kunin ko yung mark na yun. Yan. Itong mark dito sa ibabaw, yan lang yung mga markan din natin. There you go. Okay, so inaamin ko mga katol na yung method na yon medyo may room for inaccuracy yon. Itong second method natin gagamit tayo ng template system. So may template tayo dito, 1/4 na plywood lang. Okay, yan. Alright, once nakasecured na yan, pwede mo nang i-screw. Pwede nga i-screw to kasi di man to kita sa likod to. Yan. Alright. Tapos gagamitin ko yung dowelling system na ginamit ko kanina kasi nakasentro na to dun sa aking piece. Yan. Dapat flush. Then lock. Siyempre, gamit yung ating Fatmax the drill na sobrang solid. Let's do this. Let's go! Tapos pwede ko na siyang tanggalin. Then, sa kabila. Let's go!
There you go. Yan na siya. Once nakapag-drill na tayo, tatanggal natin yung template natin. Yon, dito na yung magic. Itong template na to, ito ngayon yung ilalagay natin sa wall. Let's do this. And then dun sa actual wall, itong template na to ang gagamitin natin. Yan. Naglagay ako ng double adhesive tape dito para sure na pantay. There you go. Check nyo din yung level niya. Yan. Nice. Goods. Baka kasi siya malaglag, so makamarkan ko na siya. Pero sana hindi siya malaglag. Ina, sigurado na yan. Yan, nalaglag nga. Sa kabila. Bakas, no? And then saan natin i-drill yung ating invisible floating shelf bracket. You know. Yun. There you go. Come on. Yeah, baby! At ganun lang kadali mga katulad, no? Again, ako si Diego Mondragon. At kung gusto pa akong makita next week, mag-comment lang kayo na gustong-gusto nyo pa. Pero kung ayaw nyo na, edi magpapaalam na ako kay boss. Babalik na siya. Okay. Again, sabi ni boss, sabihin ko sa inyo na nag-prepare siya ng dalawang videos dito na sigurado-sigurado kami na magugustuhan nyo. Again, so till next week. Bye-bye. Adios, amigos.